Nakita mo na, ayos lang daw siya. Kung lagi lang siyang ihiga, lalong maninigas sa mga buto niya. Yun nga din ang sabi ng doktor, kailangan niya mag-ehersisyo hanggang kaya niya. Ay, hindi niyo alam kung gano'n ko nagpapasalamat sa pag-aalaga niyo kay Papa. Ay, walang anuman yun. E pinapangako ko na makakalakad ulit siya. Ay, kung gano'n makakapunta ako sa kabilang bahay nang hindi nag-aalala. Pwede kang pumunta kahit saan. Maaalaga ako siya mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Tapos pupunta naman ako sa bahay ng kaibigan kong si Ramon para naman maglaro ng domino. Ano, Papa? Sigurado ba kayo na ayos lang kayo? Narinig niyo siya? Eh. Ay, sige, maliligo na ako. Sana lang may tubig pa. Sige. Salamat. Kumusta? Mabuti naman at dumating ka. Nabalitaan ko may sakit si Papa, pero hindi ko magawang umuwi ka agad. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin na wala akong makatuwang. Mabuti may nag-aalaga kay Papa, si Mang Genaro. Alam mo, Mechi, nabalitaan ko na marami ka ng pera. May mabigat akong problema. Kung hindi mo ako tutulungan, baka makulong ako. Ang lakas ng loob mo pumunta rito para lang manghingi ng pera. Hindi ka na nahiya? Hindi ka ba talaga magbabago? Isinusumpa ako na totoo ang sinasabi ko. Wala akong maibibigay sa'yo. Gagamitin ko ang pera para kay Papa. Sinabi ko na makukulong ako eh. May dahilan sila para gawin yon. Isa pa, problema mo na yon. Teka, ano bang problema mo ha? Lahat ng tao binibigyan mo ng perang kinikita mo, pero ako ayaw mong bigyan. Alam ko na rin na binigyan mo ng pera si Candy, yung anak ni Harucho, para sa kanyang pag-aaral. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa pera ko. Hindi naman ako humingi ng pera sa'yo, di ba? Hindi ako nanghingi kahit kanino. Sige, alam ba ni Papa kung paano mo nakuha yon? Ano? Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya, no? Pwes ako na lang magsasabi sa kanya. Kailangan mo maintindihan na hindi ko kaya makasama ang isang tao na nasa ganong kondisyon. Kailangan nating sumunod sa lahat ng nakasaad sa testamento. Kailangan yung sundin ang lahat at bawat salita na naroon. Baka samantalahin mo kahit maliit na bagay na hindi sundin, mababaliwala yun. Huwag mong isipin na makasarili ako. Ano ba ang dapat kong gawin para mabihisan ng maayos ang babae na yun sa tuwing pupunta siya sa bahay ko? Ang bahay na yun ay hindi lang para sa'yo. Alalahanin mong sa kanya rin yun. Walang nagsasabing hindi. Nagpasya ako na huwag kontrahin ang testamento. Huwag ka na mag-alala tungkol sa akin. Kilala niyo naman kami mga abogado, Ma'am Malvina. Handa ba kayong lumagda sa isang dokumento kasama ang inyong mga anak na nagsasabing pumapayag kayo na manamit na maayos si Mrs. De Lolmo para maging mas presentable na siya ngayon at hindi katulad ng dati? Ano? Dokumento? Yun lang ang tanging paraan upang payagan ko si Mrs. Maria Mercedes para baguhin ang asal niya sa inyong tahanan. Isa akong marangal na babae. Dapat kayo magtiwala sa akin. Sa pag-uusap natin ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng konsiderasyon at respeto ko. Pero dahil kailangan kong sumunod sa batas, kailangan kong hilingin sa inyo ang isang permadong dokumento. Marami kang hinihiling, Atty. Portales. Pasensya na, Ma'am Malvina. Wala na akong iba pang magagawa. Kung ganon, pag-iisipan ko. Malapit na kami makarating sa Mexico. Ang mahal kong Mexico. Gustong-gusto ko na makita ang mga anak ko. Pero sa kabila naman, natatakot din ako. Ay, Diyos ko, sana hindi sila masyado magalit sa akin. Siyempre naman, dahil ganyan ang kalagayan niya, hindi niya alam kung paano mo nakuha yung mga pera. Tumigil ka! Para sabihin ko sa'yo, hindi man siya nakakapagsalita, naiintindihan naman niyang lahat. Disenting babae ako at paninindigan ko yon. Maraming dinanas na hirap si Papa dahil sa ginawa ni Mama at hindi ako magiging tulad niya at hindi ka tulad mo! Ay, huwag ka na mag-imbento ng kwento! May isang paraan lang naman para makakuha ng malaking pera. Tumigil ka na nga dyan! Mas matanda ako sa'yo! Kaya kung wala ang Papa, ako ang dapat masunod dito! Ay, huwag ka nga magpatawa! Pag nalaman ko may ginagawa kang kalukuhan, ipapadala kita sa reformatorio. Hindi, huwag kang ganun, Guillermo. Pasensya na! Marami kami dito na magtatanggol sa iyong kapatid. Huwag kang makikilam dito, ha? Baka pagsisihan mo yan. Huwag niyo siyang pansinin, Mang Genaro. Puro salita lang naman yan eh. Wala ka rin naman. Sa halip na nag-aalala siya sa kalagayan ni Papa, ibang dahilan ng pagpunta niya rito. Wala talaga akong pamilya. Walang tumutulong sa akin. Oh, doon ka humingi ng tulong sa babaeng kinakasama mo. Siya naman ang dahilan kung bakit hindi ka na umuwi. At saka, magsama kayo sa kulungan. Sigurado naman ako na ginagawa mo ang lahat para sa kanya kahit na magnakaw ka pa. Pero pag nanginginig ka na sa likod ng selda, malalaman mo pa rin kung sino ang tunay na pamilya mo. Tumigil ka na! Maski tubig, hindi mo man lang ako maalok.
Tulungan na lang sila rito, Guillermo. Pumupunta ka rito dahil sa pera. Sinabi ko na huwag ka na makailang tanggap. Huwag mo ko susubukan. Alam ko kung paano nahihirapan ang kapatid mo para lang buhayin ang inyong pamilya. Sa totoo lang, wala namang kahirap-hirap ang ginagawa ng babaeng yan para lang magkaroon ng malaking pera. Hindi na siya nahiya. Tumigil kang lalaki na! Hindi ka na nagbago! Ang sama-sama niya! Ay, Papa! Siguro naman, dadami na ulit ang mga kaibigan mo. Bakit? Dahil ngayon, kaya mo na silang ilibre sa mga ganitong lugar. Kahit na mag-isa pa rin ako. Kasi yan ang gusto mo. Oo. Siguro nga yun ang gusto ko, Mystica. Hindi ka na nakawala sa alaala ni Diana. Pero sabi ko nga sa'yo, gusto kitang tulungan. Subukan mo ulit akong mahalin. Tapos na kung anong namagitan sa atin, Mystica. At sa pagkakaalam ko, malapit ka ng ikasal. Kung magkikipagbalikan ka, kailan lang halos pumayag ka na. Hindi ako sigurado kung mamahalin pa kita ulit. Para sa akin, ikaw pa rin ang hinahanap ng aking mga mata, mahal ko. Ang pag-ibig na pinangarap natin noon ay nasa akin pa rin. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko alam na romantiko ka pala. Ganito talaga ako at mas mararamdaman mo ngayon dahil binata ka na. Bagay na bagay tayong dalawa. Gawin natin ang pangarap nating kasal. Sapat bang ikaw lang ang nagmamahal? Subukan natin. Bakit hindi? Ikaw ang bahala. Subukan natin. Lalabas tayong dalawa. Pero wala akong may papangako sa'yo, Mystica. Susubukan lang nating dalawa. Sana mahalin ulit kita. Makikita mo, hindi ka magsisisi. Pero walang dapat malaman tungkol dito si Tita Paz o si Malvina. Wala nang iba. Wala nang iba. Walang makakaalam. Wala nang iba. Maria Mercedes, pa servirle a usted. De mi familia me encargo yo.